Okay, hello guys. Nagbabalik ulit tayo. Dito pa rin tayo sa famous personality in the field of criminology. Nandito po si Cesar Bonesa, Bonesana Machese de Beccaria. Diba sa una, previously discussion natin, siya si Cesar Beccaria. Pero ang buong pangalan niya guys is Cesar Bonesana Machese de Beccaria. Because of our time in board examination guys, tinanong yung buong pangalan nito ni Cesar Beccaria. Diba? Yan, ang hirap guys kapag tinanong yung mga buong pangalan, parang ang hirap naman tandaan minsan. Pero yan, tinanong guys, natempohan kami, tinanong yung buong pangalan. Gawin ko kung tama ang sagot ko dito. Dito. Pero during our exam, criminal sociology is one of my, yan, my mababang sabi guys. Naka 80 pass lang yata ako dito, 81. Popular known as Cesar Beccaria, Italian criminologist also. Economist and jurist. Essay on Crime and Punishment. Siya yung gumawa guys ng Crime and Punishment. Criticized the use of torture and secret judicial proceeding and advocated abolition of the death penalty. Si Cesar Beccaria din ang nagano guys na panukala na i-abolish yung death penalty during his time. Naniniwala siya guys sa isa niya sa Crime and Punishment. Kung ano ba yung Crimes and Punishment na tinatawag natin. Makikita natin dito guys kung ano ba yung ibig sabihin ni Cesar Bonesana Machese di Beccaria. According to him guys, argued that the certainty rather than severity of punishment is more effective, deterrent and preventive measure to the commission of the crime. Sabi dito ni Cesar Beccaria guys, yan nga, dun sa una, di ba guys, sinabi natin yung public execution, pinapakita sa maraming tao para hindi siya tularan ng iba. Ganon din yung pamilya. Ayun si Cesar Beccaria ng una, pero ito pa rin yung si Cesar Beccaria sa ating pangalawa. Ang sabi dito, imbes na parusahan mo ng gusto ang isang tao, ay bigyan mo mas effective daw na yan, parang ipahiya mo na lang sa maraming tao para hindi pa marisa ng iba. Diba? Yan yung ibig sabihin ni Cesar Beccaria. Kaysa parusahan mo siya, kaysa patayin mo siya, yung deterrent na tinatawag natin, yung deterrent kasi guys, kumbaga, pag nakita ng iba na ginawa mo sa kanya ang isang bagay na yun, natatakot ang iba na gumawa ng crime. Kaya nga deterrent. Pakita mo sa iba, pamukha mo sa iba, na kapag may gumawa ng kasalanan na ganito, ay hindi na sila uulit pa. Okay? Beccaria agreed that the penalties to be imposed for criminal offenses should be in proportion and commensurate with the seriousness of the offense. Yan guys, naniniwala si Cesar Beccaria, dapat ang penalties na ipapataw si isang akusado, isang kriminal, ay dapat equal. Kumbaga, merong pinagbasihan at dapat kung ano yung offense niya talaga, dapat yun din ang ipapataw sa kanya. Hindi naman yung sobra-sobra ayaw ni Cesar Beccaria yun. Kasi kay Cesar Lodoso, iba-iba kasi sila ng pinag-aralan guys eh. Iba-iba sila ng kanilang specialty, specialization. Iba si, kung si Cesar Lodoso naniniwala siya sa atavism, the born criminal, sa simulat sa full criminal na ang isang tao, kung ang mga magulang nito ay kriminal, di ba? Si Cesar Beccaria, naniniwala siya sa deterrent, na kung saan, pag pinarasahan mo ang isang tao sa harap ng maraming tao, ito ay hindi na uulit ng crime, hindi na pamamarisa ng iba. Dito, naniniwala din si Cesar Beccaria, dapat na iba, i-abolish yung death penalty na tinatawag. Kasi nagkakaroon lang ng takot yung ibang tao, mas natatakot ang ibang tao, di ba? Ngayon guys, hindi naman, ayon sa pag-aaral ni Beccaria, hindi naman natatakot ang isang tao, batay sa pinatay mo ang isang tao, mas naniniwala siya na kapag pinaya mo ang isang tao o pinakita mo sa ibang tao kung paano ka magparusa, ay hindi na ito pamamarisa ng iba. Yan, we have Jeremy Bentham, a British philosopher. Yung mga nauna guys, di ba, meron tayong Italian philosopher na nakita niyo naman, mga Italian criminologists yan. Mga yan. Nandito na tayo sa British philosopher para mabigkod na. A British philosopher yan, guys, proposed that systematic codification arrangement of criminal laws. Si Jeremy Bentham, naniniwala siya dun sa sistema. No, pagkasunod-sunod ng mga batas na pula dapat sundin ng tao para mayroong pagbasiyan, kaugnay ng pagpaparusa sa isang tao. He urged lawmakers and legislators to base crime and punishment on the principle of utility that is the greatest good for the greatest number, or doctrine of utilitarianism. Yan, naniniwala dun siya sa crime and punishment.
Kapag gumawa ng crime ang isang tao, dapat meron tong kasunod na punishment para hindi rin pamarisa ng iba. Yan, naniniwala siya guys. Ito yung doctrine of utilitarianism na tinatawag natin. Jeremy Bentham, he attacked that extreme severity of punishment prescribed in the criminal laws. Yan, hindi rin siya sangayon sa death penalty. Kaparehas ni ni Cesar Beccaria. As a result, Bentham proposed the number of crimes in England punishable by the death penalty was reduced. Yan, guys. Eh, ibig sabihin na reduce, nabawasan yung pagpapataw ng death penalty. Kasi naniniwala siya, guys, yung extreme punishment sa isang tao ay hindi solusyon para ito'y parusahan ng gusto. Diba? Ibig sabihin, hindi siya naniniwala dun sa extreme punishment na tinatawag. Hindi siya naniniwala dun sa death penalty. Kasi once na ginagawa yun ng isang tao o isang enforcer o law enforcer officer, law enforcement officer, ay hindi naman natatakot ang tao. Bagkus, lalo silang nagre-rebelde na gumawa ng nahakbang kung paano labanan ng gobyerno. Yan yung paniniwala ni Jeremy Bentham. At that time, na-reduce yung tinatawag natin death penalty. Because yung proposed measure niya, in terms of crime and punishment, kung anong kasalanan ng tao, dapat may parusang katumbas na kung ano ba yung nagawa niya. Diba? Yan, we have Jean Batista de la Porta. Iba-iba mga tao nakikita natin dito, no? Si Gio Bani Batista de la Porta. He founded the School for Study of Physiognomy, which concerned in the fixed study of facial feature to judge somebody's character or temperament in their relationships to human behavior. Almost same siya ni, guys, ni Cesar Lombroso. Ini-study niya rin yung physical features of terms. In terms, makikita daw sa pangatawan sa mukha ng isang tao kung ito isang kriminal noong unang panahon. Yan si Giovanni Battista de la Porta. Okay? Accademia de Segreti. Founded in Naples, City of Italy in 1560. Academy of Mysteries of Nature. Ito guys. Ito isang libro na kung saan mayroong pinagbabasihan ng batas din. Accademia de Segreti. Johann Caspar Lavater, 1741-1801, a Swiss philosopher and theologian, best known for his writing on physiognomy, a highly unscientific practice involving the divination and judging of human character or criminal types according to facial features. Almost same lang din sila ng mga pinag-aralan, guys. In terms of facial features, pag bumuka ng isang tao, yun, tinitingnan daw sa mukha kung ikaw isang kriminal. So, parang ganito yun, guys. Kung kayo'y gwapo, maganda, parang exempted kayo pagdating sa mga crime. Pero pag kayo, ayun, kung pangit na kayo, tapos nandun kayo sa time na yun, eh, paparusahan kayo yun. Alanganin na tayo. Mga ako, alanganin na ako dyan. Baka maparusahan na ako dyan, di ba? What if kung kayo pa, isipin nyo sa sarili nyo, di ba? Itingin kayo sa salamin kung alanganin na kayo. Yung facial features daw makikita, di ba? Lalong-lalo na guys yung mga malalaking panga. Yun daw yung mga madalas gumawa ng crime according to dito sa mga taong to. Ewan ko kung bakit yun ang pinagbasihan nila, di ba? Pero sa kasalukuyang panahon, parang iniwan guys yung mga magaganda at gwapo pa ang madalas gumawa ng crime na tinatawag natin. Kasi ginagamit nila yung utak nila sa ngayon, sa modern era ngayon guys, di ba? Mas ginagamit nila ang utak nila kung paano gumawa ng crime na tinatawag natin. Yan, Johann Caspar Lavater, yan guys. Ito daw yung mga, yan, sa facial features, makikita kung ikaw ay isang kriminal o gagawa ng crime na tinatawag natin. Pag meron kayo nakita, nakasalubong nito, diba? Nagkakaroon kagad ng pangusga. Yan, pag ngayong panahon, sa modern era ngayon natin guys, kapag, diba, pag ikaw nangusga ng kapwa mo, ang tawag kagad yan, discrimination, diba? Parang sa ibang bansa, diba? Sa usong-uso yung, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na. Yung racism, di ba? Yung mga racism na tinatawag natin. Yung hindi nila tanggap yung ibang tao. Yung mga Chino, China, mga Asian countries. Pag Asian countries sa ibang bansa, like America, hindi nila tanggap yung mga criminal daw kagad tawag nila sa mga Asian country. During this time, kapag ganito yung mga mukha, hugis na mukha nyo guys, ang unang ano sa inyo, criminal na kagad, di ba? Yan, chloric, choleric, yellow bile, determined quick to act, fiery, energetic, passionate,
sanguine, blood, warm heater, the outgoing volatile of the spitic, phlegmatic, yan, splen, slow patient, calming, quick, shy. Ito guys, yung different, ayan, makita mo to guys, yung picture na to, ito yung mga ibig sabihin niya guys, melancholic. Yan, ito doon yung mga type niyan. Kapag ganyan kayo guys, ito, sinabi dito yung facial features, yung mga ganyan, kayo ay isang criminal during that time. Kayo ay itinuturing criminal kagad. William H. Sheldon, yan. Ito si William H. Sheldon, alam ko, physical characteristic nito eh. An American psychologist, develop of somatotyping. Ayun nga, physical features to guys, makikita natin. The system of describing a person body type. Yan. Makikita sa pangangatawan ng tao, kung ano ang kaya niyang gawin, o kung anong crime ang kaya niyang gawin in terms sa pangangatawan ng tao. He came up with a theory that established a link between different body types. Ito, makikita natin guys. William H. Sheldon, endomorphic, fat and rounded physique. Ikaw ay viscerotinic, relaxed, love, comfort, and extrovert. Yan. Pag mo mga tataba, like me, extrovert daw. Palakibigan, relax lang, mapagmahal. Maganda pa. Tapos, yan, ito, fat and rounded physique. Yan, sabi ni William L. Sheldon. Tayo daw ay viscerotonic. Relax, love, comfort, and extrovert. Tayo mapagmahal, palakibigan, relax lang. Yan, you have mesomorphic, has stocky and muscular build, yung mga macho, yung mga lalaki ang katawan. Somotonic, active, dynamic, and aggressive to become a criminal. Yan. Karaniwan din daw guys, ang mga lalaki katawan, sila daw talaga ang madalas maging criminal. Kasi nga, in terms of muscle, in terms sa paggawa ng crime, eh mabilis din sila. Mabilis aggressive din daw talaga pagdating dito. Ectomorphic, thin and bony. Yan. Pag nakita nyo, mga classmates yung mga buto-buto, mga papayat, yan sila. Cerebronic, learner and sensitive to noise and hates crowd. Yan. Learner, ibig sabihin, gusto niya mapag-isa siya. Yan. According to William Sheldon, hindi ko naman sinasabi na kayo yan mismo. Yan. Ang William H. Sheldon, learner, sensitive sa mga maiingay na paligid, ayaw niya ng ganyan. Tapos ayaw niya yung lagi siyang pinag-uusapan o ayaw niya yung siya yung center of attraction. Ayaw niya ng ganun. According to Sheldon also, ito daw yung mga pwedeng gawin ng mga, ito daw yung mga shape yan. Ito guys, para yung mga shape. Pag endomic, ang kasunod yan, kapag hindi nyo nakita si endomic, makikita nyo si Besotoy. Pag tinanong ko sa quiz, anong ibig sabihin ng endotormic, dapat alam nyo yan. Diba? Kasi rambol-rambol ko lang naman yan. Nakita naman natin sa picture ko ano yung mga ibig sabihin nyo guys. Pag ikaw ay, ang karakter ng pag ikaw ay endomorph, ikaw ay relaxed, sociable, tolerant, comfort-loving, and peaceful. Yan, mapagkumbaba, mapagmahal. Kapag shit mo, yan, plump, boxed, develop visceral in structure. Yan. Ano mo pwedeng gawin crime ng isang mataba, guys, yan. Hindi sila mabilis tumakbo, guys. Hindi sila pwede sa robbery or theft na tinatawag natin. Yung, siguro, in terms of yung mga documentary, mga forgery, pagpamimeke, diyan magaling yung mga matataba. Yan. So, mesomorph naman, active, assertive, vigorous, and combative. So, matotonic ito, guys. Ito, pwede talaga sa robbery ito. Yan. Ito yung mga theft, yung mga pagnanakaw, yan, yung mga muscular na tinatawag natin. Mesomorph. Ectomorph, fit, fragile, restrained, non-assertive, and sensitive. Lean, delicate, poor muscle. Yan. Dito naman, guys, sa mga teen, pwede yan sa theft, yan. Pwede rin yan sa pagnanakaw, kasi mabilis din kumilos yan. Hindi katulad nito, talagang relax lang, yung mga mapamimeki ng mga dokumento, dyan sa magaling, di ba? Yan, si Ernest Krismer. He spearheaded the study of somatotype or physiological center to study of relationship of build person or his physique to the type of offense which is prone to be committed. Dito guys, pinaliwanag kung ano yung mga uri ng mga tao in terms of crime. Dito naman guys, kay Ernest Krismer, pinapaliwanag niya yung mga uri ng katawan ng isang tao at kung anong gayang gawin ng isang tao depende sa physical type ng katawan niya. Ngayon, malalaman natin kung ano ba yun. Kasi, parang dito lang din guys. Dito kay William Sheldon, pinakita niya yung picture kung ano ba yung mga katawan ng mga criminal. Dito naman kay Anders Crestmark mo guys, ipapaliwanag niya kung ano ba yun mga pwedeng gawin ng isang crime
sa mga depende sa physical features niya.